dapat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ni San Mateo na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay lagi tayong iniimbita. Nawa, wala sana tayong excuse na sumunod sa Kanya. Huwag nating gawing excuse na hindi tayo handa, na hindi ako pala dasal, na hindi ako pala simba, na hindi ako pala basa ng Biblia. Hindi ako karapat dapat. Ang ating Panginoong Hesukristo, tinatawag tayo upang ihanda tayo. Hindi tayo tinatawag, hindi tumatawag ang Panginoong Hesukristo ng mga taong handa. Siya mismo ang maghahanda sa atin. Napakagandang pagninilay. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng mga buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Ang trabaho ni Mateo, tagasingil ng buwis para sa mga taga-Romano. Siya ay isang Hudyo. Tinalikuran niya lahat ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga pangapamilya, ang kanyang mga kababayan. Isang Hudyo na nagtatrabaho para sa mga Romano. Alam naman natin na kapag naningil ng buwis ang mga Romano, talaga namang napakalaki. Sobra-sobra. Hindi tama ang compute. Kaya naman napakalaking parte ang kasalanan ni Mateo dahil tumutugon siya rito. Ang trabaho natin, iyahanda tayo ng Panginoon basta tumugon tayo sa Kanya. Hindi kailangan ng Panginoon na handa na para umoo or para mag-yes. Kagaya ng ginawa ni Mateo, tumugon agad kahit hindi siya handa. Pagnilayan natin ito. Amen.